Nagpasaklolo sa programa ang nobyo ng OFW. Isang OFW sa Saudi na pinainom umano ng household bleach ng kanyang amo. Yan ang OFW na pinatay at itinago sa freezer sa Kuwait. Ang OFW na ni-rescue matapos gulpihin ang kaanak umano ng kanyang amo sa Iraq. Bakit ganito? Pero nung ano na sa Pilipinas, parang ang sarap sa pakaramdam po na aalis ka na, magiging takbo ng buhay, magiging maayos, sigurado na. Yun po nasa isip ko nun. Do you angry now? I said to you, I am sick. What's sick? What's sick, Taban? Taban, what you mistake for? Sa, wala na. Hindi po pala. Kabaliktaran po lahat ng mangyayari pag nasa ibang bansa na po. Ako po si Cecil Clemente Lacson. 1 year and 6 months po ako nagtrabaho sa Saudi Arabia. Mahirap lang po kami. Ako po yung panganay sa 4 na magkakapatid. Tapos po yung tatay ko po matanda na. Noon po ay nasa 60 years old na po siya noon. Tapos po yung nanay ko po nasa bahay lang po. Hindi po ako nawala ng pag-asa para matulungan ko po yung mga magulang ko, yung kapatid ko po para mapag-aral ko. Bali, nung una pong ano ko po sa na makakaalis na po, masaya po ako kasi ang goal ko po ay makakatulong na po ako sa pamilya ko. Tapos yung anak ko po, mabibigyan ko po ng magandang buhay. Pero syempre po, sa kabilang banda, mahirap po, masakit po para sa akin kasi hindi po ako kalalakihan ng anak ko eh. Alam ko po lalaki siya, hindi niya ako kilala. Tulad nga po noon, wala pa po siyang isip nun, so okay lang po mag-abang bansa ako. Yung pangalawa ko pong alis, kakabidyo call po kami ng anak ko. Sinasabi po niya, hindi na daw po niya tanda yung mukha ko. Hindi na daw po niya ako kilala. Kaya sobrang hirap po, sobrang sakit po. Kahit sabi na nakikita po ng malaki doon, may bibigay po yung gusto ng pamilya, ng anak. Pero yung pagmamahal po, tsaka yung pag-aalaga po sa isang anak, hindi po kayang tumbasa ng pera, nakikitain po sa ibang bansa. Nag-apply nga po ulit ako. Dito na po sa Saudi. Nung nag-apply po ako sa Saudi, okay naman po yung una. Nabuwan hanggang sa nag-isang taon po ako. Kaso hindi na po ako pinapasweldo ng tama ng amo ko. Tapos dumating po ako doon, pinag-aalaga po ako ng bedridden na matanda. Tapos all around po, doon sa mga kapatid po ng amo ko. At lilinis din po ako doon. Lahat po ng mahihirap na trabaho talaga kinakaya ko po kasi nandun na eh. Sabi ko po kasi kung uuwi ulit ako, wala pong mangyayari sa buhay ko. Hindi ko matutupad yung pangarap ko para sa anak ko at sa mga kapatid ko. Yun, sabi ko po eh, sa magulang ko, titiisin ko na po. Kahit nahihirapan ako doon. Tapos sinasabi ko sa agency ko na hindi ka po pinasusweldo ng tama. Tapos nagkaroon po ako ng sakit. Tapos yung amo ko, ano, nang haharas po yung minsan bastos, yun na nanghihi po. Tinitiis ko nga po yun eh, kasi isa pangarap ko nga po para sa pamilya ko. Problem. You, what's your problem? Were you angry now? I said to you, I am sick. What's sick? What's sick, Taban? Taban, what you mistake for? Sa, wala na. Ana, rumustas ba? Oh, mistake for, aywa. Ana, pulos. Mutisan, mawjud. Kuno, mawjud. Ana, pulos.
Eh, mabalo, Santa! Yung cellphone ko po, nakatago lang pong ganun. Kasi nga po, naisip ko na baka kunin nila yung cellphone ko, ano po, saktan na ako. Pwede, papi mo siya naman na siya, ano, pulos? Hindi ko po talaga binigay yung cellphone ko kasi yun lang po yung makakaano sa akin, yung communication ko po sa Pilipinas eh. At saka ito, nom. Nagtatakbo po ako nun sa labas. Ito po, sinakta na po ako nung amo ko. Galit na galit po siya kanina. Nandito po ako sa labas. Saya po. May sugat po ako. Inigit po niya ako kanina sa loob. Ito. May sugat po ako. Inalimot po niya ako. Inihila po niya ako. Nandito po ako sa labas ngayon ng bahay. Tulungan niyo po ako. Nagpapasaklolo po sa atin ang OFW sa Saudi na si Ma'am Cecile Lacson. 3 buwan na raw po siyang hindi pinapasahuran. Minamanyak din daw siya ng kanyang employer. Yun, pogi. Almost 1 year and 6 months. Pinagtiisan ko po yung mga pagmamalupit, yung mahirap na trabaho, nagkasakit pa ako. Sobrang grabe na po yung nangyari sa akin sa pangatlo po. Naisip ko na, itutuloy ko pa, baka po hindi na po ako makauwi ng Pilipinas, hindi ko na po makasama yung anak ko. Kaya sabi ko po, siguro hanggang dito na lang po talaga ako. Dahil yung anak ko po, kailangan po talaga ako ng anak ko. James, masaya ako kasi magkasama na tayo. Papasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi nakauwi na ako maayos. Natatanda mo na yung mukha ko. Hindi ko na nakakalimutan. Magkasama tayo. Tsaka sana mahalin mo pa ako tulad mo. Mas mahalin mo pa ako sa pagmamahal mo sa akin. Kahit na hindi kita masyadong alagaan ng bata pa.